Hello, magandang gabi pong muli sa ating lahat. Ngayon naman po ay isa na namang ating ituturo sa inyo. Yung mga taong yung inyo bang karelasyon ay hindi na kayo kinakausap or hindi kanya kinukuntak, gawin mo ito at siya naman ang maghahabol sa'yo. Narito ang ating gawin upang siya ang maghabol sa'yo. Yung mga partner nyo na bigla-bigla na lang ng hindi ka kinakausap or nagkaroon kayo ng tampuhan at hindi siya kinakausap, ay narito ang ating dapat gawin. 1. Huwag kang magpanik. Huwag kang magpanik sa hindi niya pakikipag-usap sa'yo. At lalong-lalong huwag mong sisisihin ang iyong sarili. Madali itong sabihin na hindi ako dapat mag-alala or hindi ko dapat sabihin ang sarili ko. Pero mahirap gawin. Ngunit gawin mo ito. Bakit mo kailangang isisi sa iyong sarili ang mga pangyayari, lalo na kung alam mo sa sarili mo na wala naman sa iyo ang pagkakamali. Ayan, huwag magpanik at huwag na huwag mong sisisihin ang iyong sarili. Number 2, huwag ka kaagad maghanap sa kanya ng mga dahilan kung bakit hindi siya kumukuntak sa iyo, kung bakit hindi kanya kinakausap. Hayaan mo siyang kusa niya itong maisip. Ang taong talagang may totoong pagmamahal sa iyo ay hindi basta-basta na hindi ka kakausapin. Hindi niya basta-basta ang ipadama sa iyo na hindi ka mahalaga sa kanya. Ayan, iwasan ang maghanap ng rason kung bakit hindi kanya kinakausap. Iwasan agad-agad ang maghanap ng rason. 3. Huwag kang makaramdam ng insecurity sa iyong sarili. Huwag kang makaramdam ng porket hindi kanya kinakausap, sabihin mo sa iyong sarili na, ay siguro hindi ba talaga ako ganun kagandahan, hindi ba ako kaibig-ibig. Huwag na huwag mong iisipin ng ganyan. Maaring abala siya o maaring naghahanap pa siya ng tamang oras para harapin ka, para kausapin ka. Kaya iwasan mo ang pagiging ang makaramdam ng insecurity sa iyong sarili. Number 4. Huwag kang pag mag-sorry ka sa kanya ay sobra-sobra. Minsan tayo mga babae kapag nakapag-sorry kahit pakiramdam na kahit minsan wala tayong kasalanan para matapos lang ang lahat, ay masyado tayong nagiging mapagkumbaba, masyado tayong kahit na hindi natin kasalanan, ay tayo pa ang nagsusorry sa kanya. Tapos minsan tudo paliwanag pa tayo, lahat-lahat ng klase ng paliwanag ay ating sinasabi sa kanya. Maliban na lang kung kayo ay nagkaroon ng matinding bangayan at alam mo sa iyong sarili na talagang ikaw ay may mali, ay pwede kang mag-sorry. Ngunit para lamang kausapin kanya, para lamang bigyan ka ng atensyon, kahit alam mong wala ka namang pagkakamali, ay wag na wag itong gawin. Dahil ano pa ang magiging rason niya para habulin ka kung ikaw mismo ay pinapakita mo sa kanya na ikaw ay naghahabol sa kanya. Sa kabila ng kanyang kamalian, ay ikaw pa ang naghabol sa kanya. Kaya wag na wag kang magsusorry kung alam mong wala kang kasalanan. Huwag na huwag kang masyadong mag-explain sa mga bagay na alam mo namang hindi mo dapat ipaliwanag sa kanya dahil alam mo naman sa sarili mo na hindi mo ito ginagawa. Ayan. Number 5, huwag na huwag siyang pilitin na kausapin ka. Huwag kang magmamakaawa sa kanyang nabigyan ka ng panahon. Huwag na mga halimbawa magte-text ka sa kanya na please kausapin mo ako, huwag mo iyang gagawin. Kumbaga bigyan mo ang sarili mo, bigyan mo ang iyong sarili ng dignidad, ng pahalaga, ng mas pahalagahan mo ang iyong sarili. Sa ganitong paraan, ang pag nakikita kasi ng lalaki ang iyong pag-uugali ay para talagang naghahabol ka sa kanya. Hinahabol mo siya ay mas lalo mo lamang siyang itinutulak papalayo sa iyo kasi iisipin ng guy na hindi ka ganun ka hindi ka ganun ka confident sa iyong sarili na parang pinapakita mo kay guy na hindi ka mabubuhay nang wala siya sa tabi mo. Kaya wag na wag kang
magmamakaawa sa iyong ati, sa kanyang atensyon. Upang siya ang maghabol sa iyo, ay baliwalain mo, imbis na pakaisipin mo yung mga ganito na magmamakaawa ka sa kanya, ipapakumbaba mo yung sarili mo sa kabila ng wala ka namang nagagawang kamalian, ay lalo mo lamang siyang itutulak palayo sa iyo. Dapat po siya ang maghabol sa atin. Papaano naman natin ito gawin upang siya naman ang maghabol sa atin? Ito po ang ating gawin. Bigyan ng iyo ng sarili ng palugit. Halimbawa, hindi kanya kinuntak. Hindi ko niya kinuntak ngayon. Tapos, kukuntakin mo siya agad, wag. Halimbawa, magbigay ka ng limit. Hindi mo siya kakausapin sa loob ng isang linggo or sa 7 days. Kailangan ay susundin mo yon. Halimbawa, nangako ka sa sarili mo, ang palugit ay hindi ko siya kakausapin within 1 week. Ayan, wag na wag mo siyang hahabulin ng or magte-text sa kanya, hayaan mo siya. At kailangan ay sundin mo ang iyong sundin mo yung limit na sinabi mo sa iyong sarili. Maliban na lang kung siya ang unang mag-text sa iyo. Pag halimbawang mag-text siya sa iyo afternoon, wag ka agad, baka naman pagka-receive mo kagad ng text ay magre-reply ka sa kanya. Wag, hayaan mo muna nang lumipas ang ilang minuto bago ka mag-reply sa kanya upang siya naman ang magiging atat na atat sa iyo na kausapin mo siya. Ayan. Tandaan mo po 'yan. Bigyan mo ng sapat na oras ang iyong sarili. Wag kang basta na lang magte-text sa kanya upang siya naman ang mag-iisip kung paano kanya kakausapin or makuhang muli. Yan. Alisin sa iyong isipan or tuluyang, halimbawa, talagang hindi mo magawa, pilitin mo sa iyong sarili na tuluyan mong mawala sa iyong isipan ang taong ito. For example, nanginginig ka na talaga na yung mga kamay mo ay nanginginig na talaga na parang gustong-gusto mo nang kuhunin ang cellphone na para i-text siya, ay iwasan mo ito. Sa halip ay ituon mo yung ibang ang isipan mo sa ibang mga bagay na pwede mong pagkaabalahan. Instead na pakaisipin siya kasi manginginig ka, ituon mo ang iyong isipan sa ibang bagay. Halimbawa, sa trabaho man or kung ano man ang maaari mong gawin na mapaglibangan upang tuluyan siyang mawala sa iyong isip. Number 3, i-focus ang iyong sarili sa mga gawain sa iyong harapan. Instead na ipakaisipin mo siya, bakit hindi ka tumingin sa iyong paligid, bakit hindi ka tumingin sa iyong harapan, at i-focus mo doon ang iyong sarili sa mga gawain iyan. For example, imbis na mag-ano ka ala, nasa trabaho ka, i-focus mo doon ang iyong buong attention sa trabaho upang mawala siya sa iyong isipan at hindi mo na iisipin pang kuhanin ang iyong cellphone upang i-text mo siya. Number four, maghanap ng maaari mo ng maghanap ng maaari mong mapaglibangan or mga ibang interest na pwede mong gawin. For example, halimbawa ay magpunta ka na lang ng gym, mag-gym ka na lang, doon mo ibuhos yung mga sama ng loob mo sa kanya or hinanakit. Kung hindi naman, ay lumabas ka, maglibang ka, mag-shopping ka, kung may pera ka naman, magpaganda ka, mamili ka. Sa ganitong paraan ay maiwawaglit mo siya sa iyong isipan. Kaya naman, sa ganyang paraan, hindi mo siya kinukuntak, ay mag-iisip siya, bakit parang hindi man lang ako nito kinakausap, bakit parang baliwala na hindi ko siya kinuntak, parang baliwala sa kanya. So sa ganitong paraan, siya mismo ang gagawa ng paraan upang makita, upang malaman kung ano ba ang iyong mga ginagawa sa buhay, kung ano ba ang iyong pinagkakabalahan, kung bakit tila wala yata, wala kang pakialam, kahit na hindi siya nagpaparamdam sa iyo. Kaya sundin mo ang mga tips na ito upang siya naman, instead na tayo ang maghabol, ay siya ang maghahabol sa iyo. Huwag kang magmukmok sa isang sulok dahil sa ganyang pangyayari, ay ipakita mo sa kanya na kaya mo. At tingnan mo, siya ay maghahabol sa iyo. Ayan po lamang, maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.